Magandang araw mga kaibigan, nagbabalik muli ang inyong kaibigan, Pai Peter Vlog. Sa araw na to, ang pag-aaralan naman natin ay ang paano gumawa ng template para sa saddle T at equal T. Iisa lang naman ang formula ng atin na gagamitin. Ito ang formula ng atin na gagamitin. Ito ang header outside radius, mga minus natin sa square root. Header outside radius squared minus sa branch sa inside radius, multiply natin ng sine degree then squared. Lagi pagka nag-input tayo ng calculator, laging gamitin itong open and close parenthesis para tama ang kalalabasan. Kasi pag may calculator na pagka meron kang hindi na ilagay na isang ano diyan, iba na ang lumalabas. Example natin itong ating 2 inch. Ang outside diameter ng 2 inch ay 60 mm, at ang inside ng 2 inch ay ang 51 mm. At ang kalahati naman ang outside radius, outside diameter radius natin ay 30 mm. Kaya 1/2 yan. Ayan ay ang ating radius, yung kalahati ng outside diameter. At ang kalahati ng inside, yung ating radius, ay 25.5 mm. Ngayon, ito gagamitin natin, kukumputin din natin ang CF, yung outside diameter ng ating didos. Yung CF ay 189, kasi ang gagawin natin ay 8 division, kasi nga 2 inch lang siya, maliit lang siya. Pero kung malaki na ang ating tubo, dadagdagan natin itong division natin. Ang gagamitin ngayon natin ay ang 8 division. Ang circumference, di-divide natin sa 8 division. Ang kalalabasan nito, ang kada line degree niya na sukat ay 23.6, or ay round out na natin, gawin natin 24. Ngayon, ganito ang pag-compute niyan. Ito ang ating example, ito ang ating formula, ito ang ating execution sa pag-compute. Ito ang 30, ito ang header outside radius, ito yon 30, then kukunin uli natin, then 30 uli yung para sa outside radius. Tapos itong 25.5, ito ang inside branch inside radius. Ganito ang pag-compute niyan. Kung ito, may itong calculator kasi na ginagamit ko, pakita na paano ini-input ito, 30. Then, minus, then, square root, 30 squared, minus, open parenthesis, then, yung ito yung ano natin, yung branch sa inside radius na 25.5, mumultiply natin sa sine. Ang gagamitin natin dito sa 8 division natin ay meron lang tayong yung cutback na gagamitin natin na dalawa. Yung 90 at ang 45. Kasi pagka i-divide natin yung 8, ano yan, 360 sa 8, ayan ay 90 at 45 lang ang lalabas. Kaya ito lang ang kukumpute natin na dalawa. Pero pagka marami ang ano, ang division na gagawin natin, mag-iiba na naman ito. Ito ang formula natin. Ito ang degree. Ang kukumpute natin ngayon ay ang tumuna, yung 90. Then, imumultiply natin sa 90. Ayan yung cutback na 90. Then, close parenthesis. Then, i-square root natin. Ang kalalabasan nito ay equal, uy, error. Ulitin natin. 30 minus square root 30 squared minus open parenthesis 25.5, mumultiply natin ng sine, wala pala siyang sine kaya nag-error ang nilagay natin kanina. Sine multiply ng sine 90.
Then, square root, ang kalalabasan natin ay ito, yung 14, itong 14.19, 14 siya. Ngayon, pagka gagamitin natin ito, kukumpute natin ang 45, ito lang ang papalitan natin. Ito lang ang papalitan natin, yung 90, gagawin natin 45. Pero pagka itong ano, yung ibang division, halimbawa 12 siya, hindi may ano na yan, iba na yung dito, magiging ano na yan. 90, 60, 30, ganyan. Ganun ang pag-compute ng itong sa formula na to. Ngayon, gamitin natin itong formula na to, i-gawin natin dito sa template para makagawa tayo ng itong saddle T unequal T template. Ito ang atin na kartolina. I-layout natin na yung sagot ngayon dito na na-compute natin, i-layout natin dito. Ito, yung 189, dinivide sa 8, yung kada susukatin natin dito, kasi 8 yan, minarkahan ko na, 24 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung kada guhit na ito, itong marka na to, 24 yan. Mula dito hanggang dito, 24. Mula dito hanggang yan, 24. Hanggang makarating tayo doon sa pang-8. Guhitan na natin. Minarkahan ko na kanina para hindi tayo magtatagal. Puproject lang natin yung mga marka na ang ating inilagay kanina. Oops. Yan, marka lang natin sa 8 division siya, kaya 8 lang. Pagka malaki ang gagawin natin tubo, di marami rin ang division ng ating gagawin. Ngayon, ang in-example natin, 2 inch lang. Kasi nga, pagka malaki ang ginawa natin, hindi abot ng ating camera, kaya ito lang. Pero parehas din yan sa malaki. Ngayon, naguhitan na natin. Ito yung tinatawag nilang line degree. Ngayon, lalagyan ngayon natin ng ito, yung sinasabi ko, yung cutback. Ito yung cutback na 90 and 45. Ngayon, ang magiging 90 natin, yung center natin. 1, 2, 3, 4. Ito yung center natin. 1, 2, 3, 4. Ito ang center natin. Ito ang lalagyan natin ng ito ang 90. Ito ang 45. Ito ang 45. Ito ang 0 natin. Ito ang 0. 45 uli ito. 90 ito. 45 uli ito. And 90 ito. Ngayon, kukunin natin kung ano yung lumabas dito. Ito yung lumabas, yung 14. Susukati lang natin to. Ito yung 90 natin. Yung cutback. Susukati lang natin dito. Simula dito, susukat lang tayo ng 14. Tapos, ito yung kinumpute natin. Ito, yung cutback na 45 niya, 6 mm. Ito yung atin na sa line degree natin. Ito ang 45. Susukat lang din natin dito na 6. Ngayon, to 0. Dito na yan. Itong 45, 6 uli siya. Susukatin uli natin siya ng 6. At ito ang 90 natin, susukatin natin siya uli ng 14. Ito uli yung ano natin, 45. Ganun uli, susukatin natin siya ng 6. Then, 0 uli. Ito yung 0 natin dito. Sukatin uli natin. Itong 45 natin. Itong 6 uli. Then, sukatin natin ang ating 90. 14. Ganon ang pagpo-project natin sa ginagawa nating template. Ngayon, pagka nasukat na natin, itong mga nasukatan natin, i-coconnect lang natin siya. Kukonnect lang natin.
Dahan-dahan natin i connect. Papunta itong zero natin, yung mga nasukatan, i-connect lang na papuntang ganon. Ito, sukatin natin yan. Tapos to connect na naman uli papunta doon sa yan. Tapos ito, kukunik ulit itong 0, kukunik ulit dito sa 45. Kukunik ulit natin ito dito sa 45 at hanggang sa makarating tayo dito sa 90. Yan. Parang dalawang bundok lang siya. Ayan, ngayon ang gugupitin ngayon natin. To, gugupitin ngayon natin to. Ito ang cutback natin. Gugupitin natin para makagawa tayo ng saddle T. Minsan ginagawa rin itong support. Kaya mahirap naman pag pupudpurin natin ng igagrind ng igagrind. Kaya layout na lang natin. Yan. Pagkatas natin gupitin ganito, then itutupi ngayon natin. Tupi natin. Pagpatagpuin natin ang parehas na 90. At yan, nakakuha na tayo ng tape. Kuha na tayo ng tape at bibigit natin, bibilugin natin para magmukha siyang tubo na. Yan, ganito ang kinalabasan ng ginawa natin. Ito ay ang didos. Yan, ganyan ang formula na paggawa ng saddle T. Ito ang template natin na pag ililayout natin sa tubo, pwede natin ililayout na mismo sa tubo, pero pag may template tayo nito, iyakap na lang natin sa tubo at i-marka na lang natin dito. Yan, maraming salamat po at hanggang dito na lang at sana nakapagbigay na naman ako ng idea paano natin kinocompute ang paggawa ng template ng saddle T. Ingat po kayo at maraming salamat ulit.